ikaw ay ABB150 user, palagay mo, worth it ba na mag-upgrade papunta sa 160? Or kung ikaw ay ibang 150cc like NMAX, worth it kayang mag-upgrade sa 160? Basta mga chong, so today's video, nandito tayo sa motor trade para i-compare ng yung bagong ABB160 sa ABB150. Tara, check natin. Okay, kung sa titignan nyo, yung dalawa, yung windshield niya is mas payat na mas mataas compared dun sa version 1 na ABB150 na mas mataba na maliit. Okay? Then yung headlights niya is parehas lang. Kung mapapansin mo, yung difference niya, HSTC, yun o, wala. Dun sa ABB na nakasulat, walang HSTC. Ayun. Then, sa kanyang fender is same lang, pero si ABB160 ay matte black na yung kanyang fender. Yun. Then, yung gulong nila is parehas lang. Lipin natin. Okay, so kayong kay ABB150, ito. So, which is ABS to. Same, parehas sila ng disc brake, ng caliper, at nung sa ABS sensor niya. Dito, ayan, parehas na parehas sila. Yung pinagkaiba lang nila is yung kulay ng mugs. Ito, may black tsaka gold. Kaya ABB160 is brown lang. Brown na matte ang kulay. Ayan. Then yung dito, mapapansin nyo. Okay, kung mapapansin nyo, ito. Ito, may kanto siya. Tapos dito, wala. Ito yung pinaka-kanto niya, yung pinaka-baba. Then yung kaha niya, ito. Wala yung difference niya. Then yung ito, mas mataba. Dito sa akin. Yung difference, mas pinataba siya. Pinataba. Ito. Ito yung curve na to. Ito yung parang ginagawa. Ito kasi, ganun lang. Straight lang siya, ito curve. Then, parehas lang na signal light. Ayan. Sinyo. Man sa kabila. Ayan. Windshield. Ayan. So, yung last time na sinabi ko. So, yung kanyang tapered handlebar is same lang sila pero iba yung kulay. Then, same lang yung switches. Pero, pagdating dito, iba yung sa ABB150. Andito yung pindutan sa panel niya, panel goods. Tapos yung display icon, yung mga kailangan mong information, andito yung iba. So, dalawa yung titignan mo. Compare, dun sa ABB160. So, pareho sila ng switches. Yung tapered handlebar is kulay brown. Then, matte gray yung mat gray yung kanyang clamp para sa tapered handlebar. Ayan. Halos same lang din. Pero pagdating dito sa panel, yung kanyang mga menu button para sa panel ay nandito na. Nilipat na. So lahat ng kailangan mo nasa panel niya na. Hindi ka na titingin sa baba or sa taas. So nandito lang lahat. Ting sa kanyang gas lead. Ito yung sa 160. Ito yung sa 150. Pansin nyo, iba yun dito. Ayan, pare silang may ABB pero iba to. Tapos ito, 8 liters. Then dito sa 160, 8.1. Ito, iba rin to. Mas pinalapad siya. Kumpara dito, na meron pa siya dito. Okay? So, sexy siya dito. Sexy. Yung sa 160, kumbaga parang ano siya, mas lumaki yung, kumbaga sa babae, mas lumaki yung balakang niya, ayan. Tapos lagong sexy siya, yun. Tapos parehas lang sila ng susian. Ay, ng knob. Then, sa upuan, ito yung upuan natin. So, pasensya na, medyo, then, ito yung upuan natin. Ang pinagkaiba is yung, pero parang parehas lang. Same seat,
Okay, same seat yung ginamit nila. Then sa grab bar, yan, halos wala namang pinagkaiba. Parehas na parehas. Dito sa kanyang panggilid o CVT, yung air filter cover ay may ESP plus. Dito, ESP lang po. So, ibig sabihin, mas enhanced yun. May mga binago. Siyempre, engine yan. 157cc, pero 160cc. Tapos, ang gamit ni na makina ni ABB ay share sila ni PCX160. Na pare silang may 14.7 Newton meter tsaka 8.5 na torque. Same sila. Din sa mags, mapapansin mo. Dito muna tayo sa shock. Okay, so pare silang Showa, pero may makikita mo yung difference. Dito sa Showa na luma, na 150 ito, yung pinaka dulo niya is magkaiba dun sa bago. Ayan. So, iba na siya, oh. Okay? Napansin nyo, ito mataas. Dito, mababa lang. Okay? So, ito palang shock na to is tinatawag na piggyback. So, yung piggyback, nilalagay ito, i-search nyo na lang, pero yung piggyback is mas mahal siya, mas mataas yung maintenance niya compared dun sa mga ordinary shock. Okay? Ayan yung ano. So, in-improve. Ito yung old version ng Showa. Ito yung latest version ng Showa na piggyback. Okay? So, ito. Pansinin nyo. Ayun. Okay? Ayan. Medyo madilim. Ayan yung difference. Pero dito, ayun. Lumiwanag na. Okay? Ayan. Piggyback. Then, same lang yung caliper na ginamit nila. Shock ng swing arm ng rear disc, rotor disc. Ayan. Then, same sukat pa rin sa pipe. Halos same lang sila ng pipe. Sa cover ng air ng radiator is mas bago yung design nito. So, yung hangin mas pasok, mas malalamigin yung radiator. Then, ganun din. Dito naman, medyo pasok siya sa loob. Hindi siya nakaangat ng konti. Then, yung engine oil dipstick ay maliit. Kumpara dito na, mas mahaba. Okay? So, bago. So, may tire hugger niya, same lang sila. Ayan, same. Same lang. Pero, pagdating sa mud flap, mahaba yung sa ABB 150 kumpara dito. Sa ABB 160 na maliit lang. Okay. Ayan. Then, dito sa mags, yung improvement dun sa mags, dito yung cover ng crankcase, nilagyan na nila ng takip. Nabanggit ko nung nakaraan dun sa nag-canvas tayo ng presyo. Ito, may cover. Samantalang yung ABB 150 open. Ayan o, diba? So, yung mga dumi, sumisiksik dyan sa loob. Minsan kasi mahirap linisin yan eh, yung part na yan. Okay? So, yun yung mga improvement na nakita ko kay ABB 160. Then yung crankcase cover niya, ito, plain na silver na may, yun yung itim. Then, pagdating dito kay 160, ito, mas sumaba yung cover niya na itim. Yan, mas pinaporma lalo. ESP plus design, mas enhance yung power kasi 160cc na siya. Then, foot pegs, same lang. Okay, walang binago. Ayan, dito, iba na rin siya. Mas malaki, parang C. Ito. Ito kasi putol eh. Putol. Ito, sa ADB 160, parang magkadugtong siya hanggang baba. Okay? Ayan. Then yung lapad niya, mas malapad siya. Para dito. Okay? Ayan. Same lang ng taillight.
Ayan. So, yan na po. Yung ADV-160. So, by the way, Matt. Matt, white po ito na pearl. Okay, ayan. Ayan. Same lang din. Okay, kung may natutunan ka dito sa bago nating video, kung mayroon kang napansin na bago sa ADV-160 compared sa 150, comment mo lang below at salamat sa suporta. By the way, 165,000 ang SRP niya. Then compare sa 149. Yun. Yan yung ano. So, malaki, maraming binagdag at mas maraming safety features na binagdag si Honda dito kay 160 compared sa 150. Dahil kasi may evolution para habang tumatagal, mas pinapaganda habang sa pagtagal na ng pag-aaral nila, mas gumaganda, mas pinapaganda pa nila yung technology nila. Okay? So, salamat. Salamat mga chong RS.